sukatin natin kung gaano siya kalalim. May 7.8 mm. Ayan. Sukatin natin. Ayan. Ayan. Sukat ay 0.19. Ay, naka-inches. 5 mm. Ayan. So, paano nga ba natin pasasampahin yung belt dito or mapataas? Kahit hindi nakasampa, patataasin natin yung belt na kahit hanggang dito. So, yung stock na setup ng GY6, sukatin natin yung diameter. Sukatin natin kung gaano siya kalalim. May 7.8 mm. Ayan. 7.8 mm ang distansya niya. Ang distansya niya sa torque drive. Ayan. Stock pulley, stock torque drive, stock belt. So, ang dahilan yan kung bakit hindi makaangat ang belt sa torque drive ay dahil hindi makasagad yung belt doon sa bushing. Tignan nyo. Tignan natin. Ayan. Kitang-kita naman na ayan, hindi makasagad sa bushing yung belt. So, yun ang dahilan kung bakit hatak pa rin yung belt dito sa pulley. At hindi makasampa dito sa torque drive. So, babaklasin ko tong pulley. Stock pulley. So, tingnan natin no, yung diameter. Thirteen point four. Okay. Sukatin naman natin yung belt. Ang lapad ng belt ay 18.9. So, yan ang dahilan kung bakit hindi makababa. Hindi makababa yung belt dito sa torque drive dahil nakaangat pa ito. Ayan, mas malinaw. Wala ka pa ng space.
Kita nyo ba? Laki pa space. So, ang ginagawa ng iba para makaabot, makahiga ang bell dito sa bushing, ang ginagawa ng iba, nilalagyan ng magic washer. So, may epekto nga ba ang magic washer? Tingnan natin guys. Meron ako ditong magic washer, no? Tingnan natin guys. Dadagdag natin siya dito sa kapal. Kung makikita nyo guys, napakaliit lang ng washer. So, kung sakali naman, maliit lang idadagdag natin sa kapal ng bushing. So, hindi pa rin to magiging sapat para humiga itong belt sa kanya. Kung makikita natin, hindi pa rin sapat. Kulang na kulang guys. So yung iba, gumagamit ng magic washer para mas umangat yung belt sa torque drive kasi ine-extend nila itong bushing. Sa pamamagitan ng pag-extend sa bushing, na ganyan, mas makakapasok ang belt dito sa ilalim. Mas aangat doon sa torque drive. So since na hindi effective to sa atin sa GY6 itong magic washer, hindi siya magiging effective kasi ang layo talaga ng diferensya. Ang magiging solusyon natin dito is magpakalkal. Ang gagawin natin is magpapakalkal tayo sa 13.5 degree para ma-flat ng konti ito at lumabas yung bushing. So guys, meron akong ditong stock at itong kalkal, no? So makikita nyo, maliit na. So kung di ko alam kung napapansin nyo, no? Stock guys, no? Lagyan lang natin ng kutsilyo dyan. Tapos, sukatin natin ang diameter. Ayan. 11.1. At ito ang kalkal, no? Ito ay may 10. Saktong 10. So, ayun guys, no? Nakita nyo na mas binawasan nitong degree. Kita nyo naman compared dun sa stock. So para mas ma-check pa natin, no? Kung talaga nga bang effective itong pagkakakalkal, itong kabit natin itong backplate. Ayan. Tapos nakadiin to guys, nakadiin sagad. Tapos ipasok natin itong bushing. Ayan. So dyan pa lang, kita nyo na guys, tumaas. So sukatin natin ng caliper.
itong sa kalkal ay 16.3. Sukatin naman natin itong stock. Sukatin naman natin ito ngayon. Yan. Siya ay 14.3. So, dun pa lang nakita na natin na mas nag-extend itong bushing natin nung nagpakalkal tayo. So, mas lulubog ang belt dito ngayon. Ayan, ganyan na itsura niya. Tignan natin sa stock. Yan, ganyan ang itsura sa stock. So, try natin itabit at sukatin natin, guys. Ito na itsura ng nakakalkal na pulley. So yun, no? Mas kita natin na mas sumumpa na yung belt dun sa bushing. At dahil dyan, mas umangat na siya dito sa torque drive. So baka hindi maniwala yung iba, sukatin natin. Ayan. Sukat ay 0.19 ay, naka inches, 5 mm. So kita naman na effective na mas tumaas siya. Mas tataas pa yan, guys. Mas tataas pa yan, guys, kapag nagpalit na kayo ng belt ng bando. Bando na same na 8, 3, 5, 20, 30. Yan. Ganyan sukat ng GY6 na belt. So magpalit kayo ng bando, guys. Mas mahaba ng kaunting-kaunti yun. So dahil mas mahaba yung mas aangat pa yung belt. Oh,